Tatanong ko lang po kasi yung akin pong langis na pinabindisyonan kay Padre po. And nagpapunta po ako dito ng manghihilot. Hindi ko po alam na nabulungan po, binulungan daw po pala yung langis na pina-bless ko kay Padre. Ano po mangyayari dun Teka, sa teka, teka. langis, Paano niya sa nabulungan olive eh? oil? Paano niya nabulungan? Kasi po ano po, papahilot po kasi ako. Eh yung nagmanghilot na yon, may third eye, nakakakita siya ng mga patay, ng mga maligno, nakakita siya dito sa bahay daw po namin, madaming espiritu, marami daw po dito. Tapos po, ibinigay ko sa papahilot po ako, ibinigay ko po yung langis ko. Sabi po ng hipag ko, ate, dinasalan niya yung langis mo. Nung nalangis, nahilot na ako, saka na sinabi ng hipag ko. Kaya hindi ko po alam na nadasalan po pala niya yung langis na pinabless ko kay Padre, yung olive oil po. Ano po mangyayari doon? Okay, Brother Wendell Talibong, good evening. Pakisagot yung tanong na rin. Ang pagkalam ko, Brother Gando, mas maganda na nandito si Brother Wendell. Dahil yung langis na o yung oil na pinag-bless na sa Olive. rito ng ano, exorcist, Kay yung kapader sources po. Sikia, di ba? So, hindi na yung Opo, tatalab kahit pa opo. anong ritual pa dahil nag-bless na yon. Katulad Ah, lang yon ay, ng salamat po. Okay po. Katulad lang yon ng ano, ang problema lang kayo ang magkumbisal. Bakit nagpunta ang sa iyo, ang albularyo sa inyo? Hindi po siya albularyo. Nagmamassage lang po siya. Kaya lang po siya po inapakitaan. Sabi po niya, ginising daw po siya ng mahal na Nazareno. Uy! Dalawang araw O, po di, siya tulog. albularyo. Tapos, pero hindi po siya albularyo. Albularyo pa Manghihilot rin lang po. yun. Ah, Dahil hindi ko sabi po niya, kasi alam eh. alam niya, Opo. ang claim niya, self-proclaim niya, na pinakitaan siya ng Opo. Nazareno. So, Opo, ginising daw po siya kasi dalawang araw siyang hindi yun. nagigising. Tapos pagkagising niya, nangihilot na siya. Yun ang racket ng mga albularyo para magpanggagamot, mag-self-proclaim sila na napakita nila ang santo ninyo, Mama Mary, ibang pang mga santo, at manggamot na sila. Opo. So, albularyo yun, sis, ha? At saka may Ay, ritual na hindi ko siyang po sarili alam. ng ritual. Albularyo po pa. So, kailangan kayong magkumpisal at i-renounce mo. Opo. Bakit? Dahil albularyo yun. Dahil Hindi ko po kasi may alam. rito pa Hindi siya. ko po alam. May rito ba siya Opo. na Ang hipag lang pinag-ano? po may ano po po siya. May tinabi pa siya ng tatlong candy sa altar. After 3 days daw, kainin daw po namin buong pamilya. Pero hindi po namin kinakain. Hindi ko Kayo po ang na-contaminate. ipinakikinakain. Kaya nga po. Kayo ang nag-contaminate, dapat magpumpisal ka. Kung kailalaban Opo. yung at naturabularyo, ay renounce yung pangalan niya sa blessed, harap ng Blessed Sacrament, yung solemn renouncement. Okay po. Magpumpisal kayo. Diyon. Basta pag-alam Okay ko, po. pag ang isang will na nabless na ng pare, wala nang tatalab dyan, kahit pang sinong demonyo. Ang ano lang, Opo, kahit pang sinong araw-araw pa albularyo, nga. ang ano lang, ang problema lang, kung ang oil ang nag-bless ang albularyo, hindi ko nag-bless ng pari. Katulad lang yun ng Na-bless bautismo na po natin. ni Padre po yun. Oh, katulad ng bautismo natin. Na-bless na po ni Padre. Opo. Isang sample natin. Katulad ng nakatanggap na tayo ng bautismo ng simbahan. Kahit pa ilan pang bautismo matanggap mo sa iba't ibang sikta, wala na yung, hindi, imbalido na yun. Imbalido na yun. Ay, So, sige. ang balido yung ating bautismo. So, ang problema lang, Pwede kaya ko po. na-contaminate na po kayo. Okay po. Ano lang po, renounce at saka kumpisal po. Roger on that, dahil agulari yun. Pwede ko pa pong gamitin po yung olive oil po. Madami po yun. Malaki po yun. O, pwede, pwede na. Kaya dahil na-bless. Maliban lang kung ang hindi na-bless ng pare at ang yung agulari ang naka-bless. Hindi po, na-bless po ni Padre Gitgano yun, isang buwan po. Pag nagpa-pray, papabless pa po, ulit-ulit ko pong pinapabless po yun. Isa pang sample, isa sa mga negosyante dito sa amin, yung apo niya nagpunta sa albularyo at binigyan ng habak. At saka dapat aming katikisin para masurrender at ang ina, ay ang ayaw ang ina, yung lula, yung debote na katoliko, gustong ano lang, makatikisin para ano, alam nila kung alam nila na yung habak ay sa albularyo, sa kabangyaran yon ng demonyo. Pero ayaw,
ay pinahawakan ni Brother Wendell ang exercise oil. Dahil parang nasa kanyang habak at pinahawakan ang exercise oil, wala rang mga 1 minute siguro. Mainit sa kanya ang exercise oil. At ayaw na niyang hawakan dahil mainit. So, ibig sabihin, pero po siya, so, brother, tata, hindi po siya nasaktan doon sa oil. Hindi siya wala po nasaktan. Siya naramdaman sa oil. Oh, wala po siya naramdaman sa oil. Ito ha, sa aming experience sa deliverance, nagdepende yung reaksyon o aversion ng mga possessed. Yung iba, hindi sila mag-react sa salt oil, pero mag-react sila sa exercise water. So, ang iba, pero lalo na yung high rank. Mag-ingat kayo yung high rank. Para sa kanila, baliwala lang nila. Walang reaksyon sa mga, walang aversion sa mga sacramentals yung high rank. Pati yung prayer. Baliwala lang. Ang explanation lang pa si Kabadeng Kabadeng na mag-ingat kayo dahil yun, high rank yun. Mas maganda pag mag-react diretso. So, kumbaga, sabi ng demonyo, hindi kayo kamats, hindi po kayo kamats sa akin dahil high rank. Pero pag i-series na yon, mag-series na ang deliverance, yun na, mag-react na. Okay po. So hindi basta-basta yung pwede ko kayo, pong gamutin yung brother tata. Pwede ko pa pong gamitin. Pwede dahil na-bless naman yun ng pare. At Opo, na-bless, na-bless walang po. Inspiration. Okay po, salamat po. Ang problema maraming lang, kayo lang. Salamat. Ulitin ko ang problema, kayo ang Opo. Mag-process, kayo ang mag-official at mag-renounce. Okay po, renounce po ako at magkukumpisan. Okay, sige. Maraming salamat po. You're Ayun na po, welcome. Salamat po ulit. Brother Jando, salamat. Hey, hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello po mga kapatid! Ito po si Kabornoff ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa and God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulutin niyo nitong Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesia.